Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Good evening, everyone. Good evening, our visitors tonight. Praise the Lord. Glory to God. At sa mga may kaarawan, happy birthday. At one month long celebration ko. Kaya tandaan niyo, mga kapatid, huwag muna kayong magdadagahit ngayon. Amen. At salamat po sa ating Panginoon at ayo po sa ating bisita tonight, si Sister Aileen. God to God. Salamat po at nakasama po namin kayo tonight. And sabihin niyo nga po sa inyong kapabin na God bless you. Medyo ako'y kinakabahan dahil mayroon talaga yung hindi mo inaasahan. Kaya kayo, mga kapatid, lagi kayong handa. Amen! Kaya salamat po sa ating po sa privilege na makaharap po sa inyo lahat. That's God's willing. It's God's willing. At lahat po tayo, mga kapatid, ay alam ko mayroong mga master dito. Sino ba yung mga master dito sa kusina? Yun. Ang dami dyan, no? Pagkas natin kusina, master yung mga chef natin guys. Master na talagang, nung nag-a-apply ako, di ba alam kung ano yung apply ako eh. No? Kasi master of none ako eh. Ito ka, ang daming in-apply, no? Pero master of none. Doon ako natanggap sa master of none. Kaya glory to God. Na lahat tayo, mga kapatid, na sino yung magaling magguhit dito. Sina, no? Talagang hindi siya, no, talaga yung kanyang intention, yung kanyang bago magsimula, alam niya na kung paano tatapusin yung kanyang duty. Diba? Sino pa? Yung marunong mag-draw. Ako hindi marunong mag-drawing eh. Sila si Pastor sila. Ang drawing ko talaga yung tao talaga. Hindi ako marunong mag-drawing sa lahat. Yan yung pinakaano ko. Kaya na ayaw ko, mga kapatid. Pero alam niya, mga kapatid, pag meron kong ginagawang isang bagay, kapag ito ay una mong ginawa at tatapos mo, di ba ang saya nyo? Amen. Tulad nung nangyari nung bago mag-yam, ano ba yun? Mag-anniversary po ba? Yung meron tayong ginawang, yung bonnet, yung parang project. Natuwa ako. Akalain mo talaga, natutunan ko yun. Natapos ko yung isang set talaga. It's the first time na nagawa ko yung mga kapatid. Na talagang tuwan-tuwa ako sa ginawa ko. I'm proud kasi talagang pinaghirapan ko. Sabi nga talaga, nagpaturo. Paano ako hindi magkakamali. Talagang yung excitement ng doon. And then yung matapos ko talagang, wow! Ang ganda ng talagang success ka yung ginawa mo. Amen. Yung nakaranas na din talagang, wow, talagang, di ba kayo din? Mr. Jean, sa lahat ng mga nakaranas na sabi nga doon, meron tayong kanya-kanyang sabi nga doon na talagang mga sabi nga doon talagang gusto natin mangyari. At talaga at the end, talaga pag natapos mo ito, wow, mapakao ka talaga, mga kapatid. And then, ito yung pag-uusapan natin tonight. Yung sabi nga po doon, yung sino po yung mga related din na related dyan. Yan yung ating pag-uusapan. Yung in the fathers. Amen? Sa binasa natin, mga kapatid kanina, mga kapatid, sabi dito, sa 15, ang buto ko sa katawan ng iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di naliligim. Alam niyo ba lahat po tayo, we are created by God. Amen. Amen. Alam ng Panginoon kung ano itsura po natin pagdating ng ganitong panahon. Kaya nga sabi nga po talagang kahit anong gawin mong diet, mga kapatid, alam na Diyos kung sino ka. Amen. Wala kang may tatago kahit sa pili mo talagang iba na yung itsura mo ngayon, mga kapatid. Nung nakaraan kaysa ngayon, kilala po rin tayo nating Panginoon. Amen. Amen. Kasi kayo tayong lahat ay likha ng ating Diyos. Amen. Amen. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid,
Praise the Lord, lagi nilipatahan natin. Magsaya ka. Okay, magsaya ka mga kapatid dahil tayo po ay wonderfully, faithfully made. No? Tayo po ay faithfully made ng ating pala, wonderfully made. Mga kapatid, sabi dito, we are like a clay. Amen? Sinaniwala dyan mga kapatid. Tayo lahat sabi nga doon ay kinatunulad sa isang ano? Luwa. Amen? Sino na kita ng luwa dyan? Sila. Ang basang, ang dami. Parang hindi kayo related doon sa pinag-uusapan natin. Ay, ito si Rory. Yung clay. Ay, yung clay. Yes. Yung clay. Putik. Alam yung mga tiga aquasa, alam nila yan. Amen? Kasi sila po ay nasa ceramics at sila po ay gumagawa ng ano? Ng bowl at yung mga sabi nga doon. Lababo. Basta lababo yung basta kung yung mga wares. No? Ginagawa po nila. At talagang related sila dito. We are like a clay and then sabi dito mga kapatid, no form. Amen? Lahat wala tayo sabi nga doon, wala tayong wangis, wala tayong hugis, wala tayo sa ating nga doon talagang we are like a clay. Unique sa ating nga doon and no function. Kasi yung clay, walang function yan eh. Amen? And then no value, walang halaga. And sabi nga po doon, no beauty. Kasi clay ka lang eh. Clay lang tayo mga kapatid. Amen? We are like a clay. Kaya walang pong dapat ipagmalaki ang bawat sa atin. Lahat tayo ay nilikha lamang ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po doon sa salita niya, sabi, but God created us, Genesis chapter 1, verse 27. Amen? And then, a unique person. Mula sa clay, mga kapatid, ay nilikha tayo ng ating Panginoon, ating Diyos, as a unique person. Wala kang katulad. Amen? Nag-iisa ka lang, sabi mo, sa katabi mo, wala akong katulad. Kaya nga, huwag kang mahigit mga kapatid. Huwag kang mahigit kasi yung mahigitan. Nag-iisa ka lang. Amen? Kahit twin kayo, kahit triplet kayo, o quadruplet mga kapatid, meron pa rin kayong pagkakaiba. Amen? Kaya nga, sabi nga doon, but we are unique person. Amen? Amen? Kaya nga, sabi nga doon, kahit anong gawin mo, sabihin natin talagang tayo po ay very unique person. Amen? And different form. Iba't bang mga sabi nga doon, ng wangis natin eh. Di po ba? Merong lapad, merong bilugan. Pero iba-iba yung korte natin mga kapatid. Pero isa pa rin yung ating sabi pinanggalingan. Amen? And different purpose. Amen? Meron dahil merong iba't ibang deck. Merong mga ano, sabi nga doon na tayo mga layunin, mga purpose sa buhay, ba tayo narito ngayon? Amen? Amen? And then sabi nga different function. Kaya nga mga kapatid, napaganda na ginagawa ng ating para sa bawat sa atin. Amen? May nilikha tayo ng Diyos. Pero unique person, different form, different purpose, and different function. Kaya nga, ang sarap, sabi nga po doon, kapag tayo ay minumol ng ating Panginoon, hindi sabi nga doon, yung isang, sino ba yung nakakita ng gumagawa ng palayo? Nakakita na ba kayo? No? Sa TV. Sa TV, no? Sabi nga doon talagang sila, Brother Willie, mga kapatid, iniisip na nila, yan sila, Brad Junet, si Brother Walter, basta yung part ng aquasan, alam nila yan kung paano yung gumawa ng isang paano gumawa yung isang video. No? Una, clay yan, lalagyan po nila ng putik lang yan, lalagyan nila ng maraming sangkap yan para maging isang bone. At this finished product niya mga kapatid, makikita po natin dun sa ating mga ginagamit na ano. Yan, finished product niya. Maraming ginagawa dyan. And then mga kapatid, sabi sa Psalm chapter verse 139 verse 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Amen. Lahat po tayo mga kapatid ay fearfully and wonderfully made ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga mga kapatid, lahat tayo nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang wangis.
Amen? Ayon sa kanyang wangis, mga kapatid, we are created by God. And we are fearfully and wonderfully made. Kaya nga mga kapatid, sabi nga doon, likha tayo ng ating Panginoon, talagang namamangha siya nung tayo nilikha ng ating Panginoon. Amen? Talagang nandun yung paglikha niya, talagang iingatan niya tayo sa kanyang mga kamay. Ganun tayo hinuhugis ng ating Panginoon, yung parang nag-iingat yung magpapalayok doon sa kanyang ginagawa, ganyan din ang pag-iingat ng ating Panginoon sa atin. Amen? Inaalagaan niya tayo. Hugisan niya tayo, mga kapatid, ayon sa gusto niya, ayon sa nais ng ating Panginoon. Amen? Ayon sa gugustuhan niya, hindi sa kagustuhan po natin, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito, in the Father's hand, mga kapatid, ito yung mga finished product na una, ito'y clay pa lang, tapos sinugisan, mga kapatid, and then different shape, mga kapatid, na nagagawa dyan. At sabi nga itong, ano niya yun, bago yan maging palayok, mga kapatid, bago maging isang bisel yan, mga kapatid, lalagyan na kung anuman, mga kapatid, ay dinadaan yan doon sa, ano, sa fire, doon sa pugon. Diyan nyo. Para maging isang ganyan yan, mga kapatid, maging isang finished product na talagang napakaganda, matibay, at sabi nga po doon talagang isang magandang sisiglan. Amen? Maraming proseso yan, mga kapatid, sabi po doon, from clay, tapos sabi na pag-umold na ating sabi nga doon, manililok doon sa magpapalayo, hanggang sabi nga doon, i-fire niya doon sa pugon, ay kailangan nagdoon yung sabi nga doon, yung kanyang gustong mangyari doon sa isang pugon. Amen? At tamang-tama lang yung apoy niya, mga kapatid, kasi pagka na sobra yung apoy niya, mga kapatid, mababasag yan. Sasabog yan. Amen? Yan po yung sabi nga doon, yung naghahalagano, yung hirap ng ano na magpapalayo, yung hirap na maglililok, at hirap ng Panginoon, nagawa po tayo ng ating Panginoon. Ang hirap niya sa atin na ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid, bago tayo maging ganyan. Amen. Nanuha niyo, mga kapatid. Bago tayo maging isang katulad po ni, ano, ni Brother Junel, o tayo, mga kapatid, ay laki ng hirap ng ating Panginoon. Amen. Ang laki na sabi nga doon, ang dinaanan ng ating pang mga kapatid, sobrang-sobrang hirap. Kaya mga kapatid, in the Father's hand. Amen? In the Father's hand, mga kapatid, basahin po natin sa Jeremiah chapter 18, verse 1 to 6. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 18, verse 1 to 6, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay na magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Nagpunta nga ako at tinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisintan ay nasisira, minamasan niya ulit ang luwan at nungugisan natin. Sinabi niya ito kay Jeremiah, mga isang prophet, mga kapatid, sinabihan ng ating Panginoon, pumunta doon sa bayang Israel. Amen. At sinabi niya doon, pumunta ka doon sa magpapalayok, doon sa bahay ng magpapalayok, mga kapatid, at may papahayag ko sa iyo. Pagpunta ka, nagpunta nga siya doon, mga kapatid, at nakita niya, ginagawa ng magpapalayok, mga kapatid, sabi dito, kapag yung sidlan ay nasisira, minamasa niya ulit. Amen? Minamasa niya ulit ito ang luwag at hinuhugisan niya ng panibago. Amen. Ganyan po yung paggawa ng isang papalayo. Hindi siya tumitigil hanggang hindi niya nauhugis ang bago ulit yung ginagawa niya. Kasi ano lang to, mga kapatid, yung luwad lang to, mga konting kibot mo talagang magdadaw siya. Pag sobra yung tubig mo, magdadaw siya. Diba? Tama po ba ako, Brother Willie? Hindi po ko sinihan po, ha-amerikano. Hindi po ko ano dyan. Kasi sila po yung master dyan. And then, kapag meron po siyang ano, yung mga buo, tatanggalin niya yan. Kasi hindi po pwede, magkakrack po yan pagka yung buo na luwag at hindi mo talaga na talagang ginurog, ay magkakrack yan pagka pinarinig. Hindi maganda yung magiging resulta. Ganyan po katindi yung paggawa ng isang pagkakaroon. Ganyan din katindi ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko ng bawat isa. Amen. Amen. Hindi basta-basta na ginawa tayo ng ating Panginoon. Amen. Unti-unti, inaalis niya yung mga imperfection natin. Unti-unti, inaalis niya yung mga bagay na hindi maganda sa atin.
para maging isang perfect na gising. Amen, mga kapatid. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa na magpapalaw sa luwad na iyon? Kayo na sa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay na magpapalayaw kung si Yahweh ang isabi. Sabi ng salita ng Panginoon kay Jeremiah, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa na magpapalayaw sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay na magpapalayo akong si Yahweh sa akin. Amen? Tulad ng luwad sa magpapalayo, gayon din po, tayo'y nasa kamay ng ating Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makabagin at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na Yesus na imbugtong na anak at aming Panginoon, isa mo po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O God, sa gabi ito na muli mo kaming tinipon, Lord God, sa bahay-sambahang ito upang patuloy po namin may taas na parangalan ang dakilang pangalan. Panginoon, humingi po kami, Lord God, ng mensahe na nagmumula sa iyo, Panginoon, at una sa lahat, lahat Panginoon, ay inisin mo ang aming mga puso. Lord, dalahin po namin na patawarin kaming lahat sa aming mga kasalanan upang malaya ka kong mapagpala ang bawat isa sa nagtag po ngayong salita. Minsan pa itago mong ilingkod sa inyong Quran at patuloy Lord God na salita mo lamang ang marinig po namin, Panginoon. Pagbigyan mo po kami ng mensahe na simple, Panginoon, na maunawaan po namin sa nagtag po ng Banal ng Espiritu. Noon, salamat po sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi nga po doon, tulad na magpapalayok, tayo yung mga luwad sa kamay na magpapalayok, tulad na mga, sabi nga daw sila, sabi natin Panginoon, akong si Yahweh ang may sabi nito, tayong lahat mga kapatid ay nasa kamay ng ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo mga kapatid ay nasa kamay ng ating Panginoon. In Jeremiah's time, the people of God found themselves in bad situation. Yan po yung nangyayari po sa Israel ng panahon na yun. Amen? In Jeremiah's time, the people of God found themselves in a bad situation. There was a nation who had thrown away God. Amen? Yung parang tinakwin nila ang Diyos, nagkanya-kanya sila ng lakad. Yan po yung panahon ng Jeremiah. Amen? Nung panahon, mga kapatid, chaos ruled throughout the land. Corruption was widespread. Morality was declining rapidly. The people were infected with evil. This is when God told Jeremiah to write those words. Mga kapatid, ito yung panahon, sabi nga po doon, isinulat, sinabi na ating Panginoon na ito ay sulat mo sa bayan Israel. Sabihin mo sa kanila na ako ang maglililok tulad ng maglililok. Ako yung may hawak sa bayan Israel. Ako yung naglililok, ako yung lumilikha, ako yung may tangan sa bayan Israel. Katulad din po sa atin mga kapatid. Tayo po ay nililok ng ating po na parang mga luwag. Parang mga clay, mga kapatid, upang hubugin ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Who chaos ruled throughout the land, corruption was widespread, morality was declining rapidly, the people were infected with evil. This is when God told Jeremiah to write this book, mga kapatid. Ito yung nangyari noon. Ito yung mensahe din po sa atin ng ating Panginoon. Sa mga panahon, sabi nga po doon na naranasan po natin yung chaos. Sarasan po natin, minsan sabi nga doon, sama ng takbo ng mundo ngayon. Nakatandaan po natin mga kapatid, tayong lahat ay nasa kamay ng ating Panginoon. Tayong lahat ay nililigok pa ng Panginoon. Wala pang finished product sa atin. Amen? Amen? Kahit sino ay hindi pa tapos ang ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, dadaan po tayo doon sa may hirap na bagay na paglilok ng ating Panginoon, paghubog ng ating Panginoon. But one thing mga kapatid, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Nasa kamay lagi tayo ng Diyos. Amen. Una sa lahat mga kapatid, tandaan po natin mga in the Father's hand mga kapatid, being moldable like a clay. Dapat kaya lahat ay moldable like a clay. Dapat hindi matigas ang ulo natin. Amen? Dapat hindi matigas ang dibdib natin. Amen? Dapat tayo ang ating buhay, yung ating kalooban mga kapatid, ay handang sumunod sa Diyos. Amen? Ako yung maglililok mga kapatid, kailangan sumunod ka doon sa gagawin ko sa iyo. Yun ang sabi ng Panginoon, tama mo ba ako doon sa mga nakakaranas niyo, sabi nga doon sa mga mold maker? Amen? Sa mga nakakita ng mga kapatid, kapag, di ba kayo, may usually yung
yung sa meron kayong mga, alam ko, meron kayong mga sa eskwelahan, may mga clay. Diba? Yung gusto niyang i-form, pinoform niya. Diba? Yun lang pinaka manuan po natin. Kung anong gusto niyong hugis, pwede niyong hugisin. Yung ganun po ang ginagawa ng ating Panginoon. Una sa lahat mga kapatid, submit. But now, O Lord, to our Father, we are the clay, and Thou art Father, and we are all the works of Your hand. Sabi dito mga kapatid, submit to the Father's intention. Amen. Dapat sabi nga po doon, kung tayo kinikilala po natin, clay tayo, Lord tayo mga kapatid, dapat nagsasubmit tayo doon sa ating, sabi nga doon sa ating Master. Amen? Sa dalubhasa. Amen? Sabi nga doon, and Thou our Father, and we are all the works of Thy hands. Lahat tayo mga kapatid ay gawa ng ating Panginoon. Lahat tayo nilikha ng ating Panginoon. Ayon sa kanyang wangis mga kapatid. Kaya nga, in the Father's hand, submit that in the Father's intention. Yung plano ng ating Panginoon sa atin. Mga kapatid, sabi nga, being a beautiful vessel. Ang nais ng Panginoon, walang gustong sabi nga doon na ang pangit ng kanyang ginawang hugis, wala noon. Amen? Kaya nga, we are wonderful, fearfully made ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, sabi dito, being a beautiful vessel, yun ang nais ng Panginoon eh. Yung maging finished product tayo, as maganda yung resulta. Nanunuhin po ba mga kapatid? Yung result ng kanyang paghihirap ay maganda. Na maging sisibdan tayo ng isang beauty and being a beautiful vessel. Amen? Yun yung nais ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo gagawa ba tayo ng isang likha natin na hindi maganda? Di ba hindi? Gagawa tayo siyempre yung gusto natin gawin at dilikha tayo yung maganda. Hindi basta-bastang likha. Amen? Sabi nga doon na meron takot sa kanya. Being a beautiful vessel na may takot sa kanya. Fearful. And sabi nga doon, godly person. Amen? At sabi nga doon, a holy nation. Yun yung nais ng ating Panginoon sa atin. Sabi nga doon, maganda siya. He was holy and clean and pure without spot, mga kapatid. Yan gusto ng ating Panginoon. Beauty siya, sabi nga doon, sa perfect business. Beauty. Yun yung nais ng ating Panginoon. Submit to the Father's intention. Yun yung plano niya sa atin. Yun yung plano niya. Yun yung intention ng ating Panginoon. Yun yung idea niya sa atin. Yun yung gusto niya mangyari sa atin, mga kapatid. Pero minsan, hirap na hirap tayong mga kapatid. Talagang totoo. Wala naman talaga naging perfect. Amen? Ang hirap na lumakad ng isang Kristiyano eh. Di po ba? Sino yung hindi nahihirapan? Lalo pag guwapo sila. Maganda sila. Di ba? Ang daming tumitingin, lalo na sa mga guwapo dyan. Di ba? Mga kapatid, ang hirap maging, sabi nga doon, ang dali maging Kristiyano, pero ang hirap magpaka-Kristiyano. Kaya mga kapatid, submit to the Father's intention. We are the work of the hands, mga kapatid. Tandaan po natin, ang Diyos ang lumikha sa atin. Binili tayo ng Diyos ng malaking halaga. At walang katulad yung pagtubos ng ating Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. Being a beautiful vessel. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin, tandaan po natin mga kapatid, ang ganda ng plano ng Diyos sa bawat sa atin. Ayaw niya tayong masaktan, ayaw niya tayong mahirapan, gusto niya tayo sabi nga doon, pero dumati ang punto mga kapatid, kailangan po nating daanan yon upang maging beautiful vessel tayo ng lahat. Yes. Amen. Amen mga kapatid. Kailangan po nating dumaan doon sa mga mahirap na bagay upang alisin ng ating Panginoon yung mga impurities, yung mga bagay na magiging baka hindi maging maganda yung maging tayo mga kapatid, inaalis niya yung content. And then para maging isang beautiful vessel. Now, becoming a useful vessel. Amen? Hindi lang isang beauty, kundi isang kagamit-gamit na sangkap, mga kapatid, ng Diyos. Amen? Sabi nga doon, lahat po tayo tinawag ng Diyos, nilikha ayon sa kanyang wangis, hindi lang para maging isang holy, hindi lang maging isang perfect vessel, isang magandang beauty na vessel, mga kapatid. Yes. Kundi isang useful vessel. Amen? Amen? Amen, mga kapatid. Amen. Ang dami nating function dito, mga kapatid.
Kaya nga, praise the Lord, mga kapatid, sa buhay po ninyong lahat na nagpapagamit kayo sa Diyos. Amen. Hindi ninyo inuubos ang lakas ninyo dahil kung saan-saan man. Kundi inuubos po natin yung lakas po natin para sa Diyos. Inuubos po natin yung lahat ng bagay na meron tayo para sa Diyos, kagagalak ng Diyos, mga kapatid. Becoming a useful vessel. Amen. Amen. Kaya ang ganda ng isang church kapag nagtutulungan ng bawat sa atin. Amen. Walang turuan. Ikaw na tuon ko dyan. Walang ganun dito, mga kapatid. Amen. Praise the Lord sa buhay po ninyo. Lahat po tayo kumikilos ayon sa function nating lahat. Amen? Ayon sa inihanda ng Panginoon sa bawat sa atin. All the great Father God's desire, sabi doon, tinulad sa, as the great Father, God's desire is to make us into a beautiful creation that is useful to Him. The key we must remember is the Lord can only save us if we submit to His loving hands and allow Him to do so. Amen? Mangyayari lamang yan, mga kapatid, kung magsasubmit tayo doon sa intention ng Panginoon. Ayon sa kanyang plano sa bawat sa atin. Ayon sa idea niya na maging ikaw o maging tayo, mga kapatid. Magsubmit tayo doon. Amen? Amen? To His loving hand and allow Him to do so. Ayan natin siyang gumalaw, kumilos. Sa mahirap na bagay, mga kapatid, na dinadaanan po, hayaan natin kumilos ang Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Mahirap na, yes, we are groaning sa buhay na ito. Pero, mga kapatid, ang intention ng Panginoon, mga kapatid, maging useful and beautiful vessel tayo. Amen. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Amen? Amen. Pangalawa, mga kapatid, remain the pattern perception. Sabi dito, and the vessel that He made of clay was marred in the hands of the Father, so He made it again. Another vessel that seems good to the Father to make it. Kapag kayong nasisira po yung kanyang ginagawang clay, inuulit niya ulit ito, mga kapatid. At inuugisan niya ulit ito ayon sa kanyang kagustuhan. The Father perception, hindi siya tumitigil, mga kapatid, ng paggawa, pagkilos. Hindi siya katulad ng tao na nangihina. Na nagsabi nga doon, nagsasabi na, ayoko na. Hindi ganun ang isipan ng ating Panginoon sa atin. Nasabi nga din, di siya kailanman nag-give up sa atin. Mga kapatid, dadaan po natin. So He made it again, another beast to another beast. Amen? Hindi niya tayo, sabi nga doon, hihintuan hanggang hindi tayo nasi-shape sa tamang shape. Amen? Amen? Amen. 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 Diba, pag gumagawa tayo, mga kapatid, isang bagay, hindi tayo hininto hanggang hindi natin tapos. Amen? 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 Babalikan natin yan. Matutulog ka muna katulad ng ginawa ni Sister Jean 3 days. So, oh, ha, nag-google mo, nag-ano siya, natawag daw? Nananahing, no? Nananahing. Ganun ba tama ako? Nananahing. Talagang 3 days. Balikan niya hanggang hindi natapos. Hanggang matapos niya na napakahaba. At masayang-masaya siya nung matapos yung kanyang ginawa. Ganun po yung sabi nga dito. God never give up. His hand, His constant contact on us, mga kapatid. Yung kanyang kamay, yung paglikha niya, mga kapatid, ay hindi tumitigil. Nandun lagi, mga kapatid, inaalaya niya tayo. Constant contact on us, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, when God mold us, tandaan po natin, maraming bagay na maranasan po natin. Pero kahit kailan, hindi siya nag-give up sa atin. Amen. Amen? Amen. Hindi niya tayo titigilan. Tandaan niyo, tandaan po natin lahat na. Kahit sabihin natin na nalugmok na tayo, kahit sabihin nga bumagsak na tayo, mga kapatid, hindi tayo titigilan ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya tayo bibitawan, tandaan po natin, mga kapatid. Amen. Although na tayo yung bibitaw sa ating Panginoon. Mga kapatid, so He made it again, another vessel. God never give up. His hand has constant contact on us. Amen? Constant contact on us. Amen? Magalang mga kapatid, God never thrown us, hindi tayo tinatapon. Kasi alam niya na meron kang kakayahan. Amen? Meron akong ginawa na ikaw lang makakagawa. Amen? Ikaw sabi niya, very unique ka.
Kaya hindi kita itatapon kahit sabi nga po doon na yung iba tinatapon tayo, mga kapatid. Wala nang pakialam sa atin. Pero ang Diyos, hindi tayo tinatapon ng Diyos. Ang tapon natin, mga kapatid, hindi ginagawa ng Diyos na magtapon, magpahiya ng kanyang anak. Amen. 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 Mga kapatid, God never thrown us. Iniisip lang natin, mga kapatid, na hindi na yata ako mahalaga sa Diyos. Mga kapatid, kaya nga tayo, narito, napakahalaga ng Diyos, ng natin sa Diyos. God never thrown us, mga kapatid. His mind is on us all the time. Yes. Amen. Hindi niya tayo sabi nga doon, kinakaligtaan. Lagi tayo nasa isip ng Diyos. Amen. 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 Kaya nga, hindi natutulog ang Diyos, kitang-kita niya tayo lahat. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, iba ang Diyos pagmumulat niya sa ating lahat. Akala natin napakahirap na bagay. Pero hindi tayo tinatapo ng Diyos. Amen? Amen. Kahit sabihin natin na nagkamali ako, kapatid, lahat nagkakamali. Amen? Amen. Lahat nagkukulang mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, lagi tayo nasa isip ng Diyos. Amen. 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 Ang tao mga kapatid, sabi nga po doon, kinakalimutan ka. Amen? Ah, wala ka na. Wala, parang ganyan ang pag-iisip ng tao. Pero ang Diyos, kahit kailan hindi niya tayo tinatapon at hindi niya tayo pinakalimutan. Amen. And He never give us up. Minsan pagod na tayo mga kapatid. Ang Diyos hindi napapagod. Amen? Hindi siya napapagod magpaalala sa atin. Hindi siya napapagod mag-bless sa atin. Amen. Hindi siya napapagod na pagalingin tayo sa ating karamdaman. Amen. Hindi siya napapagod mga kapatid na tayo patawarin sa ating kasalanan. Yes. Amen? Kaya nga mga kapatid, remain in the path of perception. Manatili po tayo doon sa binagawa natin pa. Amen? Amen? Yung sabi nga doon sa kanya pong, amen? Sa kanyang pagbubusa. Amen? Amen? Kaya nga mga kapatid, as long as the clay is moldable and playable in his hand, the Father will rework it and report it until he is able to produce a vessel that satisfies us. Kapag sabi nga po doon, hanggang ang isang clay tulad po natin ay nandoon pa rin, mga kapatid, kung tayo po ay handa magpamol sa ating Panginoon. Tayo lahat ay talagang nandoon ang puso po natin na talagang nandoon yung malambot, yung talagang yung flexible siya. Yung malambot talaga na talaga, kaya-kaya niyang umol. The Father will report and report until He is able to produce a vessel that satisfies Him. Amen? Amen? Amen, mga kapatid? Amen. Nagtataka ba kayo bakit nandiyan kayo? Dahil nilikha tayo natin. Amen. Isa lang ang tugon na, isa lang ang masasabi na ating Panginoon. Kayo nilikha po. Tayo nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang wakas. Amen. Amen. Pagkatlo, mga kapatid, rely on the Father's passion. Sabi po doon sa Jeremiah chapter 18, verse 6, O house of Israel, cannot I do with you as this potter, said the Lord. Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in my hand. Amen. Behold, as the clay is in the Father's hand, so are ye in my hand. Kayo din ay nasa aking Panginoon. Kayo din ay nasa aking Panginoon. Mga kapatid, kung nasa kamay po tayo ng ating Panginoon, ano yung pinakatakot natin? Kung siya yung lumililok sa atin, ano yung kinakatakutan natin? Dapat wala tayong dapat kinakatakutan. Amen? Dapat tayo, confidence tayo na ang pinaka-the best ang ginagawa ng Panginoon sa gawas. Amen? Mga kapatid, God's name is written on the finished vessel. Amen? Kapag ka meron na pong finished vessel yan, meron pong mga pangalan yan. Mga trademark yan. Nakalagay yun, akwasan. Andoy, nakalagay. Kung kayo man ay magawa ng, ayan, made by, China. Made in the Philippines. But sabi nga doon, God's name is written on the Philippines. Tayong lahat,
ay nakasulat doon na para sa aklat ng buhay ng pangalan. Amen. So, dahil sa yung passion ng Father, the passion ng yung passion ng love ng ating Panginoon. Amen. Ano siya sa bilado ng likas. Amen. God's name is written on the penis. Amen. Nakasulat, nakaukit ka, inukit ka sa kamay. Amen. Lukit ang pangalan niya sa iyo. Amen. May sinama ka na sa aklat ng buhay. Amen. God's name is written on the penis bezel. Diba, diba? Pagka nakalikha kayo, ah, well, made in Japan. Made in by. Yan ang mga kapatid. Handmade. Kaya mga, God's name is written on the penis bezel. Kalawa, God's glory reveals on the useful bezel. Amen? Nire-reveal niya yung kanyang pagka useful bezel tayo lahat mga kapatid. Mag-reveal ang ating. Amen. Amen? Amen. Mga kapatid, in the process of the clay, our Master has made some beautiful vision, taking the time to think about us, look upon us, sit us, walk on us, lead us, place his hand upon us, lead us through the fire, place us with this anointing, and finally, place his name on us. Amen? Kung related po kayo doon sa nasabi kong mga wells, mga kapatid, tulad ng ginagawa po nila. Yan po yung proseso na pinagdadaanan bago tayo makaupo daw sa loob. Bago natin magamit yung mga ano yan, mga gamit doon sa alipuran. Bago natin magamit lahat yan, yan yung pinagdadaanan mga kapatid. Amen? Tinatanggal niya yung mga sobra, yung mga hindi kayang matitigas na bagay. And then pagkatapos sa sabi nga doon, inaayos na lahat yan, talagang kundi, talagang ano yan, yung bang kailangan yung kamay mo, ano? Ano ba yung hindi siya pasmado, hindi siya matigas, kailangan panayad yung kanyang ano, mga kapatid. Talagang kailangan yung kamay mo, yung bang alam niyo na yun. Basta yun ang magawa ng isang men. Ganon tayo pinagawa natin. Amen mga kapatid. Kaya being a useful person. Amen. Lahat tayo mga kapatid, may plano ng ating Panginoon. Huwag tayong magtaka kung bakit pinagawa natin yan. May ganun na bagay. Meron pong ginagawa ang maganda natin. Conclusion. Our walk in life as a Christian is the model of us allowing God, the great Father, to form and reform us. For by His hand we are wonderfully and beautifully made. We must remember that Jesus Christ, our Lord, is the Father. We are just the clay. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ang Father. Amen? Amen. Siya yung master. Siya yung ating great healer. Siya yung ating creator. Amen. And we are just created. Amen. Kailangan mag-submit po tayo sa kamay ng Amen? Our Father knows what is best for us. At time we may question God's design that He has placed in our life. But remember one thing, that God doesn't make mistakes. We may not understand what or how things may work out, but just leave it to the Master's hand. Isa din natin nunawaan ng design ng Panginoon. Bakit dumadaan tayo doon sa mga bagay na ganyan? Tinatanong natin kung minsan, ayoko na minsan sumusunod tayo. But remember one thing, that God doesn't make mistakes. Hindi nagkakamali ang Diyos kahit kailan sa pagbubugo sa atin. Amen. 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 We may not understand what or how things may work out, but just leave it in the Master's. Ayan natin, lagay natin ang buhay natin sa Diyos na may likha, sa may Diyos na may alam ng buhay natin. Amen. Pagkatiwala po natin sa Diyos, ang
lahat ng bagay sa buhay natin. Amen. Kaya natin ating hubugin niya tayo. Ano man ang dinadaan po natin, tandaan po natin mga kapatid. Sa Hebrews chapter 10, it is a fearful things to fall in the hands of the living God. Nakatakot mga kapatid. Ang mapol sa the hands of the living God. And then, being moldable like a clay, we must submit to God's intention, we must remain the best perception, and then we must rely on God's passion. Amen, mga kapatid. Tayo natin tumayo. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos, at patuloy ka namin pinasalamatan. Salamat po, Lord God, sa mensahe mo na pinadali mo po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, tunay, Lord God, na you are the potter, Panginoon. We are the clay, Panginoon. Tunay, Lord God, na ikaw may sabi sa amin, Panginoon, na kami po'y mag-submit sa iyo, Panginoon. Kami po ay mag-remain, Lord God, sa kagustuhan mo, sa intention mo, Panginoon, at kami po lahat, Lord God, mag-rely, Lord God, sa passion. Panginoon, ito, Lord, ang nakakaalam kung ano po ang kalagayan po namin sa buhay niyo. Lord, minsan nahirapan po kami na lumakad sa katwiran mo, Panginoon. Minsan, Lord God, na pinanginana po kami ng loob na may pagbabago pa sa buhay po namin. Minsan, Panginoon, Lord God, na Lord, na nakikita mo kami na nanghihina, Lord God, at still, Lord God, hindi ka po napapagod. Lord, hindi ka po, Lord God, lumilibap sa bawat sa amin. Hindi mo kami tinatapon, Panginoon, Lord God. Panginoon, sa biyaya mo, kami po, Lord God, ay nagpapasalamat dahil, Lord, na ikaw ang Diyos na kahit kailan di nagpapago kami. Minahal mo kami kung sino po kami, Panginoon. Tinawag mo kami, luman mo ang aming kalagayan, Panginoon, Lord, sa buhay mo. At salamat po, Lord God, sa pag-ibig mo, pagkapatan mo, Panginoon, at pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, sa paghubog mo sa amin, Lord, alam po namin na meron pang mga bagay, Lord God, na tinatanggal ka sa buhay namin lahat. At alayin po namin, Panginoon, Diyos, Lord God, na turuan mo kami mag-submit sa iyo, Panginoon, kapag tinatanggal mo yung mga bagay. Upang maging kami, Lord God, maging isang magandang vessel, maging useful vessel, Panginoon, Diyos, Lord God, at maging isang Lord God na pakinabang sa iyo, Panginoon. Lord, gamitin mo mighty, Lord, ang bawat sa amin. And may your name be glorified, Lord, sa buhay po ng bawat sa amin. Lord, alam po namin na hindi namin kayang gawin ang lahat nito. Subay kung kami, Panginoon, ay magsasubmit sa kapangyarihan mo, Lord. Sa kamay mo na humuhubog sa amin lahat, Lord. Yung natin is impossible. Magagawa mo, Panginoon, ang kagustuhan mo, Diyos, sa buhay po ng bawat sa amin. Panginoon, bilhin ka, magbalayin po ang bawat sa amin. At patuloy, Lord God, nabibisin mo kami ng iyong pagmamahal, pag-ibig. At patuloy, Lord God, ng bawat sa ay pagbalayin mo maging ang mga mati namin sa buhay sa amin. Lord, thank you, God. May your name be glorified. May your name be magnified to us. Sa pangalan na Jesus, Lord. Amen. Thank you. Thank you.